Ito ang kasaysayan ng pinaka-controversial at kinatatakutang warden ng mga bilanggo, drug lord sa Pilipinas, dahil sa mahigpit nitong pamumuno. Totoo bang hinagisan niya ng granada ang 10 drug lord na high-profile inmates sa loob mismo ng kanyang opisina? At may binaril nga ba siyang menor de edad noong 2007? Kilalanin natin si Director General Gerald Bantag, ang Igorot General. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, ang aming babasahin sa video na ito ay mababasa at mapapanood din sa iba't ibang online sites at articles. Noong 2016, nang biglang umingay ang pangalan ni Director General Bantag na noon ay warden pa lamang ng Parañaque City Jail. Kumalat ang balita na mayroong nagpasabog umuno ng granada sa kanyang opisina na siyang pumatay sa 10 high-profile inmates. Si Warden Bantag ang itinuturong nagpasimuno ng pagpapasabog upang likidahin ang 10 inmates. Siya nga ba ang nagpasabog sa opisina? Taong 2007, sinampahan ng Caloocan City Prosecutor's Office ng tangkang pagpatay ang dating Assistant Warden ng Caloocan City BJMP at kasalukuyang Hepe ng Navota City Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na si Gerald Bantag dahil sa tangkang pamamaril nito sa isang menor de edad. Ayon sa kwento, ng 18 taong gulang na residente ng Kaonlaran Village sa dagat-dagatan Caloocan City na si Richard Pellegrina ay kasama niyang nagpapatila ng ulan sa isang waiting shed sa likod ng Caloocan City Prison bandang hating gabi ng 7 ng Agosto ang dalawa pa niyang kaibigan na sina Rico Evangelista, 19 na taong gulang at isa pang 16 na taong gulang nang mapadaan ang dalawang lasing na kalalakihan. Isa dito ay nakasuot ng t-shirt na may nakasulat na Caloocan City BJMP. Inilabas nito ang kanyang baril at pinaputukan ang lampara sa bakod ng kulungan. Natakot at nagtagpuhan ang mga magkakaibigan. Dumiretso ang dalawa niyang kaibigan sa malapit na Northern Police District Headquarters upang iulat ang insidente habang si Richard naman ay pilihim na sinunda ang dalawang lalaki habang naglalakad pabalik sa gate ng bilangguan. Ngunit napansin siya ng mga ito. Sinabihan umuno siya ng nakasuot ng BGMP t-shirt na sinusundan mo kami, patay ka. 3 beses di umuno siya pinaputukan ng lalaki, ngunit walang tumama. Pagkatapos nito, ayon kay Richard, ay tumakbo na siyang pauwi ng bahay at kinabukasan pa inireport ang insidente sa NDP District Intelligence and Investigation Division o DIID. Ayon sa NDP DIID Investigation Branch Chief na si Senior Inspector Romeo Onte, mayroon silang narecover na 4 na basyon ng bala ng .9mm pistol mula sa pinangyarihan ng krimen. Nung questionin ng DIID ang 3 binatilyo, parehong itinuro ni Evangelista at ng isa pang binatilyo si Bantag na siyang bumaril sa ilaw ng poste habang si Richard naman ay itinuro din si Bantag bilang nagpaputok sa kanya. Itinanggi naman ni Bantag ang akusasyon at sinabing handa siyang isurrender ang kanyang baril para sa ballistic examination at sumailalim sa polygraph test kung kinakailangan. Pinamunuan din ni Bantag ang BJMP ng Mimaropa. Ika-26 ng Enero 2014, nakipag-inuman si Bantag kasama ang 2 pang kalalakihan sa Juno Food House sa Barangay Tugatog, Malabon. Pagdating ng pasado alas 12 ay dinala na ang kanilang bill na nagkakahalaga ng 2,063 piso. Ayon sa isang staff ng nasabing restaurant ay tila nagalit umuno si Bantag. Tumayo ito at pinaputukan ang pader ng restaurant gamit ang kanyang .9mm pistol bago ito umalis kasama ang 2 kainuman at sumakay sa isang kulay maroon na Mitsubishi sedan. Dati nang naging warden na Malabon City si Bantag. Kinasuhan siya ng illegal discharge of firearm at estafa. 11 ng Agosto 2016, habang nagsisilbi bilang warden ng Parañaque City Jail ay umingay ang balita ng isang granada na sumabog sa loob mismo ng opisina ni Bantag kung saan 10 high-profile inmates na pare-parehong may kaso na kinalaman sa ipinagbabawal na gamot ay nasawi kasama na ang 2 Chinese nationals. Kinasuhan ng homicide si General Bantag, Senior Jail Officer 2 Ricardo Zulueta at Jail Officer Victor Eric Pascua. Inakusahan din si Bantag na siyang nag-orkestra ng pagpatay sa 10 high-profile inmates. Sa pahayag ni Pascua, pagdating niya mula sa isang event sa Quezon City, ay nag-inform na si Zulueta kay Bantag na may mga inmates na nais siyang makausap. Matapos kunin ang mga inmates sa kanilang selda, ay dinala na ang mga ito sa opisina ni Bantag bago sila lumabas ng opisina. Ayon sa isang article, ay
Naulinigan umano ng mga inmates na sila ay ililipat ng selda para sa inspeksyon. Ayon naman sa article ng Inquirer, ang naging pahayag ni Bantag ay nagpaalam lamang siya sa mga preso na maghintay saglit. Pumunta siya sa banyo na katabi ng kanyang opisina upang magsipilyo at habang nagsisipilyo ay narinig niya ang putok ng baril kasabay ng nakita niya ang mga tama ng bala sa pader. Kaya agad niyang kinuha ang kanyang .9mm pistol upang maipaglaban ang sarili. Nang makita niya ang isang inmate na may dalang granada na ihahagi sana sa kanya ay pinaputukan niya ito. Kaya sumabog ito sa panig ng mga inmates na siyang agarang kumitil sa kanilang buhay. Habang si Bantag ay sugatan at isinugod kaagad sa ospital dahil sa mga natamong sugat. Ayon kay para niya kay Police Chief Senior Superintendent Jose Carumba ay nakipagpulong pa siya kay Bantag bago mangyari ang insidente. Nais umano nitong magsagawa ng masinsinang inspeksyon sa gitna ng mga ulat na may nakakapasok ng mga kontrabando sa bilangguan. Bukod sa pag-iimbestiga sa naganap na pagsabog, ay iimbestigahan din nila kung paano napunta sa kamay ng isang inmate ang isang automatic submachine gun. Ayon sa isang article, nakuhaan ng armas ang mga inmates gaya ng mga baril, kutsilyo at granada. Inilagay sa lockdown ang bilangguan pagkatapos ng insidente habang si Bantag at 2 jail personnels ay inilipat muna ng pwesto upang makapagsagawa ng patas na investigasyon. 2 buwan matapos ang insidente, 23 ng Oktubre 2016, ay inilipat si Bantag sa Manila City Jail. Dito ay sinalubong si Bantag ng isang noise barrage o protesta mula sa mga preso. Mahigit 200 preso ang nagpartisipa sa protesta. Bandang 10 a.m. nagsimulang magsiakyatan sa kanilang bubungan ang mga miyembro ng gang ng Batang City Jail sa Dorm 9 at Dorm 10. Panawagan nila ang pagre-resign ni Bantag. Hawak nila ang isang karatula kung saan nakasulat, "Palitan si Warden, pahirap sa preso." Tinututulan ng mga preso ang paghihiwalay ng mga detainees na may kasong may kinalaman sa illegal na gamot. Ayon kay Bantag, sa 4 na gang sa loob ay tanging Batang City Jail lamang ang tumutol sa memorandum ng paghihiwalay ng mga inmates. 7 Setyembre 2019, itinalaga ng dating Pangulong Duterte bilang Director General si Gerald Bantag bilang kapalit ni Nicanor Faildon na na-dismiss matapos nitong mabigong tuparin ng utos ng Pangulo na itigil ang pagpapalaya ng 2,000 heinous crime convicts sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance Law o GCTA. Isa na dito, ayon sa GMA News, ay ang dokumento o release order noong 20 Agosto 2019 na may lagda ni Bucor Director Nicanor Faildon para kay Antonio Leyza Sanchez, ang dating mayor ng Calauan, Laguna na nakulong dahil sa panggagahas at pagpatay kay Eileen Sarmenta at Alan Gomez, magkaibigan at parehong estudyante ng UP Los Baños. Nasabihan na ang mga kamag-anak ni Sanchez na siya ay makakalaya na, ngunit dahil sa public outrage ay minabuti ng gobyerno na i-review ang batas ng GCTA law. Personal na pinili ng Pangulo si Bantag dahil sa lawak ng experience nito sa BJMP sa Mimaropa. Dinepensahan din ng Pangulo ang pagtatalaga kay Bantag. Naniniwala umano siya na kayang linisin nito ang sistema ng Bucor sa kabila ng kinakaharap nitong criminal complaints. Sinabi niyang, "Well, I think the case is in court. He's facing homicide charges. I don't think that he did it. If he did, then baka makonvict siya. But in the meantime, gusto ko siya kasi nagtatapo ng granada daw." 8 ng Enero 2020, dinismiss ang kaso kay Bantag at sa 2 jail officers na isinampa noong Setyembre 2016 matapos ang insidente ng pagpapasabog ng granada dahil sa kawalan ng ebidensya. 3 ng Marso 2022, nagsagawa ng testimonial parade and review ang PNPA para kay Bantag na ginanap sa Camp General Mariano N. Castañeda sa Silang, Cavite. Pinarangalan ng PNPA si Batalag na magiging kauna-unang 4-star general na nagmula sa academy. Ang Director General ay ang pinakamataas na opisyal na mayroong ranggong undersecretary na katumbas ng 4-star general officer sa militar. Si Bantag ay isa ding native na Igorot. 8 ng Marso 2022, sumumpa si Director General Gerald Bantag sa harap ni Justice Secretary Menardo I. Guevara bilang Director General ng Bucor.
Ngunit bakit muli siyang nanumpa bilang Director General ng Bucor? Ito ay dahil noong una siyang itinalaga noong Setyembre 2019. Bilang Director General ng Bucor ay nasa secondment pa lamang siya. Ibig sabihin ay temporary lamang na trabaho upang palitan ang dating Director General na si Nicanor Faldon. Ngunit natatili pa rin sa kanya ang posisyon sa BJMP. Ngayong Marso 2022 ay direkta nang itinalaga si Bantag bilang Director General ng Bucor na lamang. Hanggang dito na lang, abangan sa Part 2 kung totoo bang may kinalaman si Bantag sa pagkamatay ng radio broadcaster and journalist na si Percy Lapid. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.